Jao Mappa, balik showbiz para sa pelikulang Paraluman. Isang dekadang iniwan ni Jao Mappa ang showbiz. Bakit nga ba? The hottest news, the latest updates. This is Push Daily. Those from the 90s would definitely remember actor Jao Mappa. Nakarami rin siya ng pelikula at nakasama rin ng mga gwapings na sina Jo Marie Iliana, Eric Fructuoso, at Mark Anthony Fernandez. Pero di tulad nila, dumating si Jao sa punto na nagdesisyon siyang talikuran ang industriya. Hindi naging madali ang desisyon na iyon. "Yes, I had a hard time. It was a hard decision I had to make. You're working 24/7 every day tapos biglang bang, hihinto ka. Parang the next day mag-i-expect ka na nagtatrabaho ka pero hindi." Nagbalik tanaw si Jao sa kadalasang gawain sa showbiz. Yung mabigat na schedule, yung uncertain times, yung pagpunta sa iba't ibang location. Mahirap yung workload, I mean everyday 24/7 you got work. You know naman tapings back then hanggang alas 3 ng hapon minsan. Wala pa yung hanggang alas 12 lang ang lahat ng tao dito. Hindi, wala pa. Kwento niya. Dagdag pa niya, tapos lilipad ka pa for events in different parts of the country. Nakakapagod yun. So for 7 straight years, medyo nakakapagod din. And I would say it was good. I mean, it was so good that it really burned me out. Nakalimutan ko na kung anong realidad nun. Para kay Zhao, kinailangan din niya ang pahinga. "It was the decision I made for myself dahil gusto kong magpahinga after 7 years in the entertainment business." Pag-amin niya. Bagamat nagpasalamat siya sa ilang taon niyang pagiging aktibo sa showbiz, may iba pa rin siyang goals sa buhay. Isa na rito ay ang makapagtapos ng kolehiyo. "I wanted also to finish my studies in college, which is true enough, kasi I was able to graduate from UST. I have a bachelor's degree right now for fine arts major in advertising and I graduated March of 2003, sabi niya. In fact, naging teacher si Jao sa international school for several years. Nagkaroon din siya ng second career as a painter. Kwento niya, looking back at it, hindi na ako nagre-regret dahil nakatulong sa akin lalo na nitong pandemic. Nung nagkaroon ng pandemic, nawalan ako ng trabaho and I was not that active, so I started painting and I started selling my paintings online. To tell you the truth, siya yung sumalba sa pamilya ko sa pagbabayad ng bills, pagkain sa table, etc. Kaya right now, hindi ako nagre-regret na ginawa ko yon. Ang nakikita ko, ginusto ng Diyos para sa akin na naramdaman ko yung basta mensahe ito, this whole journey from the time I stopped sa showbiz up to this day is a message of God." At ngayon nga ay nagbabalik showbiz na si Jao with the movie Paraluman ni Direk Yam Laranas. Kasama niya sa erotic thriller na ito si Naren Escanio at Gwen Garcia. Nag-acting workshops ulit siya kay Direk Melvin Lee at kumuha rin siya ng tips kay Direk Yam Laranas. Aminado si Jao na may konting kaba rin siya. "Just a fear na makakayanan ko pa kayang gumawa ng isang full-length film, pero I'd like to say na open arms naman akong tinanggap ng production team ni Direk Yam. It was really a surprise for me na yung mga fears ko, hindi pala ganun. Niyayakap naman ako ulit ng industriya at ito niyayakap ko siya pabalik," sabi niya. Natural talaga kay Jao ang pag-arte kaya naman hindi siya nahirapang bumalik. And mukhang this time, he's staying for good. "Aniya, this is what I miss so much, yung umarte. Kaya I am so blessed na nabigyan ulit ako ng pagkakataon ng viva. My dream na lang is to maintain this status right now and I'm here to stay. I've been in a long hiatus and I miss it." For more showbiz and updates, visit push.com.ph. Don't forget to like, follow and subscribe our social media pages. We'll be right back.